So, Ted, ending na ngayon. It's Friday. Inihimay natin since Monday yung The Lord's Prayer. Dahil nung tinanong nga si Jesus, paano ba magdasal? And he gave a pattern. Since Monday, we talk about adoration. Tuesday, submission. Nung Wednesday, provision. Kahapon, confession. Ngayon naman, last part, protection. Ayan, maganda to, Ted. So sabi dito sa verse 13, lead us not into temptation, but deliver us from evil. Ted, bakit kailangang ipagdasal to? Okay, bakit kailangang iwas niyo po kami sa mga temptasyon? Unang-una, Ted, being tempted is not a sin. Sa mga tao pong natetempt kabinsan, gumawa ng kasalanan, hindi po kasalanan muna yan. Because Jesus was tempted dun po sa wilderness and yet he never sinned. Pangalawa po, dapat natin matandaan pagdating sa temptation, si God po never tempts anyone. Hindi po nanggagaling kay Lord ang temptation. Okay, sabi po yan sa Book of James. Hindi mo pwede sabihin, si Lord talaga, tinetempt ako sa girlfriend ko. Dalawa lang kami rito sa bahay ngayon, wala yung mga magulang niya. Lord, tinetempt po ako. Hindi po nagtetempt si Lord. Okay, pangatlo, sabi din sa 1 Corinthians 10:13, wala raw pong temptasyon na hindi common sa tao. And God is faithful, pag natetempt ka na, He will provide a way out. Okay? Hindi kanya bibigyan ng, iaallow, na itempt ka ni Satan na hindi mo kaya. Kaya Ted, how can we fight temptation? Yan ang tanong na maraming tagasunod at tagapakinig natin. Paano natin mapagtatagumpayan ang tukso? Number one, awareness. Malaman mo lang na merong kaaway or enemy, si Satan, na gustong sumira sa relasyon mo kay Lord. Gusto ka magkasala, na there's a tempter na ali-aligid, yung may tiyempo lang. Ano? Sabi sa Bible, para siyang lion na naghahanap na masisilo. So yun pa lang, Ted, number one, awareness na meron laging gusto kang madapa sa lakad mo sa Lord, eh medyo may panalo ka na. Yung awareness yun will give you common sense. Kung temptasyon mo, alak, eh huwag ka na tumambay sa mga barkada mong tomador, di ba? Kung kahinaan mo, babae, pokmaru ka, yan, pokmaru, yan, alam ni Chacha yan. Eh huwag ka na makipag-chat sa messenger sa mga kusino-sino. Gayahin natin si Joseph nung na-tempt, tumakbo lang. Okay? Awareness. Number two, Ted, paano mapaglabanan ang temptasyon? Meditate on the Word of God. Si Jesus, nung tatlong beses tinempt ni Satan sa wilderness, ang laging sagot lang niya, it is written. It is written. It is written. Dapat po may deposit tayo ng salita ng Diyos. Eh kung puro Korean novela, computer games, TikTok, Facebook ang laman ng utak natin, eh paano na pagdating ng temptasyon? Pag may dating sa giyera ng moralidad, integridad, ano na mahuhugot natin? Kaya po sabi sa Psalm 119:11, I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. Ang ganda po ng Psalm na to, no, Ted at siya. Kung merong deposito ng salita ng Diyos, tulad na itong daily bread, baka araw-araw niyo pinapakinggan, pagka may giyera, pagka may temptasyon, meron kang i-withdraw. At pangatlo, Ted, so number one, awareness. Number two, meditate on the word. Number three, join a community of believers. Be part of a group na talagang mang-i-encourage sa'yo. Because yung kabaliktaran, bad company corrupts good character. Ganun din naman, if you're part of a group na ang goal is to draw you closer to God, then may laban po tayo. Kaya mga kapatid, lead us not into temptation, sabi natin sa prayer, and deliver us from evil. Know for certain, God wants to protect you, to preserve your life, your marriage, your relationship with your children. God wants you to build a family, leave a legacy in the future na maka-Diyos, makatao, at may takot sa Diyos. Tayo po'y magdasal na God will lead us away from evil. Lord, marami po salamat. Natapos namin ang Lord's Prayer. Ito, Lord, ay pattern. Hindi ito yung dasal, Lord. Ito yung pattern kung paano magdasal. Tinuruan mo kami kung paano yung laman ng amin dasal na hindi memorized prayer, na ang prayer ay pakikipag-usap sa iyo with our own hearts na binubuhos namin sa iyo. So Lord, simula sa adoration, Lord God. Simula, Lord God, dun sa confession, Lord, sa provision. Yung mga bagay na to, Lord God, at ngayon, Lord, yung protection, lahat ay binubuhos namin sa iyo. Nagdadasal kami sa araw-araw, Lord God. We know that communication with you is so important. Kasi Lord, nanonurture ang relationship pag may communication. And you communicate to us through your word. Kaya Lord, patuloy mo kaming i-push magbasa every morning ng salita mo. Hindi lang makinig sa daily bread, pero magbasa sa sarili naming oras ng salita mo so that may deposit ng word. At pag may gyera, meron kaming mauhugot na panlaban at kalasag. Salamat po sa programang ito nila Ted at ni Chacha.
na naghahayag ng salita mo upang kami, Lord, ay may marinig at may maideposito sa puso namin. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. 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 Lord, we pray para po kay Pastor Jeff, sa kanya pong pamilya, at muli po sa lahat po ng lingkod ng simbahan na ngayon pinakikinig sa aming programa. Lord. Panginoon, gabayan niyo po sila sa kanilang pagmimisyon. Alagaan niyo po sila sa panahon po ng pandemya. And dear Lord, today, kami po'y nananalangin para po sa lahat ng ama ng tahanan na ngayon pinakikinig sa aming programa. Lord, yes, Lord, pagpalaan niyo po kami lahat. All of this we ask and we say, in Jesus' name, Amen. Amen. Amen.